Hello po, magandang araw sa inyong lahat. FW ni Ate Annie. Kumusta po kayo, mga kaibayan, kaibigan ko, FW, mga pangyaw. Yan, nandito po ako ngayon sa... Ito po. Ta-da! Dito, sa Labor Department. Yan, saan ba yan? Dito sa Labor Department, pwede kang maghanap ng trabaho. Yan, hindi makano. Ayan, job market. Yan. Kaya dito, may mga ano sila dito. Kasi ano yun, no? Mga nakalagay na ano. Yan. Para sa trabaho, meron. Kaya, punta ka dito, pwede ka maghanap ng job. Pero, meron silang part-time, meron silang full-time. Ayan, may Chinese, may English. Ayan ang mga English nila. Tapos, meron din sila, yan, para sa mga welcome application from ethnic minorities. Yan, minorities. Kaya, para po sa mga, yung mga ethnic, ang ibig sabihin ng ethnic minorities, tayo po yon, tayo po mga Asian, yung katulad ng Filipino, Indian, Chinese, not Chinese, ang ethnic yung Filipino, Indian, Indonesia, Malaysian, yan, mga ethnic minorities po yan. Kaya, dito, meron din silang special job application para doon. Kaya, mga gusto maghanap ng job na narito, punta kayo sa Labor Department. Yan, okay? So, eh ako po narito ay, tatan! Bawal daw palang camera dito. Labas muna ako doon sa loob. Ay, sa labas. Meron pang labas sa loob? Labas pala ako sa loob. Ito sa Labor Department. Ayan, Labor Department yon. Sa ano to? Second floor. Second floor siya sa atin. Ayan. Okay, nandito rin ang transport department, nasa taas ang immigration, sa third floor immigration department doon. Yan. Kaya pababa na po ako. Anyway, nandito rin ang post office. Yan. Dito po yung post office ng Shatin Central. Yan. Yeah. Kumuha po, umakit po ako sa taas kanina. Kumuha po ako ng... Kasi, ang kagandahan po dito sa Hong Kong, yan. Ito muna tayo. Kasi hindi pwede sa loob eh. Mamaya bawal ako. Mas safe pa dito at least. Walang magsisita. Okay, narito ako ngayon sa Immigration Department ng Hong Kong. Dito sa Shatin. Yan. Dito po, pag mga low income po kayo, low income citizen, whether you are abroad or local, meron pong tulong galing sa gobyerno na pwede kayong i-ask o i-apply. Yan. Ito yung tinatawag nating family assistance. Yan. Tuturuan ko kayo ha, yung mga ka-OFW ko dito, lalo na yung mga residente. Kasi hindi ito para sa mga domestic helper eh. Para to sa mga resident na with low income. Well, yun, puro naman po si Ate Annie, hindi naman ako rich eh. Kaya, bilong ako doon sa low income family here. But I'm not ashamed of that. I'm proud of it. As long as you do your job clean, di ba? Kaysa rich ka nga naman, illegal naman yung trabaho. Buti pa yung kahit maliit lang sweldo, kahit mahirap ka lang, basta malinis ang trabaho, di ba? Talagang malinis kasi naglilinis ako. Oo, dati accountant eh, pero ngayon tigalinis na. Hindi na pwedeng ano eh. Mahirap maghanap sa office minsan eh. Well, ito yung inapplyan ko, oh. Ayun, baliktad. Babasahin ko na lang. Working family allowance for transport subsidy to eh. Yan. Kaya ito yung form na to, makakatulong ito sa amin. Yan. Kasi pag nag-apply ka nito, ito yung sinasabi nilang may allowance ka. Yung pinamasahe mo ibabalik nila sa iyo. May certain amount na ibabalik sa iyo. Kaya pag nag-apply ka nito, this is for 6 months application. Yan, mag-apply ka nito 6 months to within 6 months na trabaho mo. Kaya yung 6 months ng trabaho kailangan meron kang depende kung anong i-apply mo na amount kasi meron sila para sa 36 hours amount, meron din sila sa 72 hours amount. Kaya pag nag-apply ka noon, malalaman mo kung magkano. Ayan. Kaya, para po doon sa mga residente natin na dito sa Hong Kong, na may maingay si kuya. Dito muna, baba ako. Na mayroong low income, pwede po kayong mag-inquire. Punta po kayo sa Labor Department, humingi po kayo ng form na ito.
Tapos, pag binasa nyo yung form na to, makikita nyo kung ano yung mga qualification para maka-apply kayo. Kaya, yan po yung aking isang sharing sa inyo this day, na para sa mga ano, sa mga low income dito sa Hong Kong, meron silang travel allowance. Pwede sila mag-request ng travel allowance sa government. Kaya ang gagawin nila, punta sila sa labor department, kuha sila ng form, ayan. Tapos, pilapan nila, isabit nila yung mga requirements, and then, ipapadala nila, ipadala nyo yung form dito, ibalik nyo dito, or email ninyo. Tapos, after your application, they will call you, or they will send you a confirmation letter about your application. And then, after that, pag na-confirm na yon, bibigyan na kayo, papadala yung, ano nyo, yung allowance nyo. Pero one time allowance lang to. Kunyari, for 6 months, one time nilang i-deposit sa bank mo yon. Ika-count nila yung 6 months mo na travel allowance pag na-approvean. Kaya, malaking tulong din po ito. Yan. Kaya, para po ito sa ating mga resident dito sa Hong Kong at saka sa mga local employee dito na may low income. Okay. Yan po, sharing po ngayon sa inyo. Kaya patuloy po, pa-uwi na ako. Hindi, no, pa-uwi. I'm going back. Going to my work na. Nako. Ito po, oh. Nandito po ako. Ito, ang immigration department ay nasa tabi ng IKEA. Ayan yung IKEA. Yan ang IKEA. Eh, pag gusto nyo mag-shopping after that, naku, low income, tapos magsa-shopping ng furniture. Yan ang IKEA. Dito yan. Banda ron, nandoon ang 10,000 Buda. Kaya yung mga, minsan may mga naliligaw dito, naghahanap eh. Sabi nila, paano pagpunta sa 10,000 Buda? Okay. 10,000 Buda, isa po sa pinapasyalan dito sa Shatin yan. Magandang lugar. Kaya, pag nakita nyo yung immigration department, ayan o, sa kaya ng IKEA, dito lang kayo, lakad lang kayo sa dulo, nandun yung entrance ng 10,000 Buda. Ayan, yung mga gusto mamasya sa 10,000 Buda, next time I will show you. Maganda doon, maraming. Kaya nga 10,000, maraming Buda. May maliit, may malaki. Iba-iba. May maliit, may malaki, may nakangiti, may nakasimangot, may umiiyak, may malungkot, iba-iba. Ayan, ito o. Ayan. Kasi dito bundok eh. Doon yung mga buildings. Dito naman yung bundok. Ayan. Okay. O, ayan. Ayan yung ano ng immigration. Ang taas. O, immigration department dito sa Shatin. May ibang way din. Doon sa kabila. Pero I think hindi ka na makapasok dito eh. Kasi dito yung iba to eh. Ito yung parang cementerio nila eh. Cementerio ng mga incheck. Yung nakikremate na mga ano. Diyan nila dinadala. Kaya hindi dyan ang way papunta sa 10,000 Island. 10,000 Buda. Si Ate Ani talaga, oh. Iba-iba sinasabi. Ayan. Kaya pag gusto nyo pumunta ng 10,000 Buda, doon sa tinuro ko. Kasi ito, iba na ito, maliligaw kayo dito. Pag sa likod ng immigration department, cementerio na, ayan. Yan ang entrance na cementerio nila. Ayan. Doon paakyat. Anyway, dito sa gilid, pwede rin siguro... Kasi hindi ko to dinadaanan eh, papunta sa 10,000. Ayan, nakalagay. Pwede rin pala dito, oh. Ayan. Ito yung cementerio. Ito yung papunta sa 10,000 Buda. Okay? So, alam nyo na, sa likod ng immigration department. Ayan, dun. Dun ang entrance sa likod. Kasi ito yung cementerio nila. Kaya, ayan, bundok-bundok. Pag nakita nyo, maganda yung sa 10,000, sa taas yun. Hindi makikita dito eh. Kailangan mong umakyat talaga ng ilang steps. Talaga maraming steps yun. Mataas. Kasi ano siya eh, yung aakyat ka ng mga ilang hagdan bago ka talaga makaakyat sa taas ng 10,000 Buda. Kaya kailangan may energy ang mga tuhod mo. Pag wala energy tuhod mo, la, papagod ka agad pag akyat mo. Kaya, yan po oh. Doon sa kabila ang White Cross. Pag mga gusto pumunta ng White Cross, pwede rin doon banda. Magkakatabi lang yan. 10,000 Island, 10,000 Buda, 10,000 saka White Cross, yung magkakatabi lang yan dito sa Shatin. Kaya ako po tiga Shatin eh, kaya pag gusto nyong mamasyal dito, pag may time ako, papasyal ko dito, marami kayong papasyalan. Andito yung Snoopy World, andito yung ito yung ano, IKEA, laki oh. IKEA yan, welcome to IKEA Island. Nandito ang Heritage, andito ang Chekong Temple, andito ang 10,000 Island, andito ang sakay ng bicycle sa gilid. Dito rin ginaganap ang ano, ang Dragon Boat Festival. Ayan. Yung nakita nyo, ang laki. Yan na. Yan. So, yan yung building ng IKEA. Doon.
Yan. Yan, IKEA, o. Oh, diba, laki? Dito sa Hong Kong. IKEA. At, ah, naalala ko pala. Yan. Tayong ano, alam mo, mga Pilipino talaga matatalino eh. Saka magagaling talaga. I'm proud to be a Pipiro and I'm proud of the Filipino. Kasi nakita ko yung IKEA eh. Alam mo ba, mga friends, yung IKEA na yan, sa ano, sa Saudi, yung malaking IKEA doon, ang isa sa designer natin na mga furniture ay Pilipino. Yan. Sa proud, proud Pilipino tayo dahil magagaling, di ba? Yung mga design nila, hindi mo akalain na design pala ng Pilipino. Or anyway, marami tayong mga matatalinong ano sa Pilipinas, sa ibang bansa eh, na hindi natin alam, sila pala mga nag-design. Nung nasa airport nga ako eh, nakasakay ko sa aeroplano eh, hindi nyo alam, sikat sa ano yon, sa, saan ba yun? Sa Ireland. Sa Ireland, designer, fashion designer, imagine, fashion designer sa Pilipino din. Kaya, yan, nakaka-proud tayong mga Pilipino, ano? Na, ano, na, may pag-proud natin ng Pilipino. Maraming ano, bukod sa magaganda, diba, mga beauty queen natin, mga Miss Universe, Pilipino, malalakas, katulad ng ating magaling mag-boxing, si Manny Pacquiao, diba? Kaya talagang mga Pilipino talaga, proud to be a Pilipino. Okay, dito na ako sa Shati, papunta si R. I'll show you this one. O, oh, yan. Kasi, 10,000 Buddha, kaya yan, ah. Yan, drawing yan sa pader. Ayan, para sa Chucky Club, yung race horsing nandito sa Hong Kong, sa Shatin Farm. Yan, ganda ng drawing dito sa pader yan, para pag naglalakad ka na na-entertain yung mata mo sa draw, sa ganda ng mga ano nila sa pader drawing. Yan, hanggang dito. Yan, pabalik na ako sa Shatin MTR. Kaya maraming tao din dito, yung iba pumupunta ng cementerio, yung mga nakikremate na ano yan, sa pinakita ko sa inyo kanina. Saka dito sa Shatin, kading tabing ilog yan dati, daming mga puno, gaganda nga oh. Yeah. Maganda sa Shatin dati kasi probinsya to. Ito kwento ko sa inyo oh, ayan oh, yung bahay na yan. Nung nakita ko siya, ganda oh. Wala pang laman, oh. 'Di ba? Ganda ng ano niya. Gusto ko yung design niya eh. Simple lang. Ayun, picturean nga natin. Ayun, ang ganda doon. Yeah. Yan. Ganda. Pero nung una ko nakita yung design niya, parang ang tingin ko sahig. 'Di ba ganyan yung sahig, 'di ba? Yung wooden ano, ganyan 'yan eh. Yung sa mga part-time ko, karamihan ng sahig nila na wooden, ganyan ang design eh. Kaya yung pader mukhang sahig, 'di ba? Pero ang ganda no. Bago pa 'yan eh. Wala pang tao. Yan. Yan dito. Masarap mag-relax dito. Ayan, o. Dito talagang mapipil mo yung ano. Saka dito, pwede kang mag-rent ng bicycle. Yan. Tapos, pag nag-rent ka, pwede kang magbisikleta sa tabing ilog. Kasi malapit lang to sa tabing ilog, eh. Kaya, yung mga gustong mag-relax dyan, pwede kayo dito, o. Yan, rent kayo ng bicycle na ganyan, pampamilya. Or, ganon. Yung mga bicycle. Ito, gusto ko to, eh. Naalala ko yung mga anak ko nung maliliit. Ganyan lang kami, bicycle lang kami. Sa tabing ilog. Ang saya-saya, maghapon lang. Ganun. E ngayon, malalaki na sila eh. Hindi na nila interest mag-ganyan. Kaya namimiss ko yun. Tapos, ayan o. Yung mga bicycle o. Kung gusto nyo mag-bicycle, dyan. Dyan ipark, ang dami o. Marami kasi yung mga Chinese dito nagba-bicycle. Pauwi sa bahay. Pwede ka mag-rent. Kaya dito, pil na pil mo pa rin yung pagiging probinsya. I love this place. Lagi kong gustong pagdaan ko dito, naalala ko Pilipinas. Kasi parang Pilipinas lang. Oh, wala kang makitang building na mataas banda rito. Puro village kasi ito eh. Yan. Tapos, yan. May mga tinda silang halaman. Kasi banda roon nga yung cementerio. May tinda silang mga flowers. Yan. Kasi nandoon yung banda cementerio. Kasi may mga tinda rin silang mga dried na ganyan. Yan oh, mga nuts. Oh. Yan, dito na lang. Ah, pauwi na. Bye-bye po. God bless po. Next, susunod po ulit. Ingat-ingat po tayo lagi. Punta na po ako sa train. Shatin Station. Ayan.
Don't forget po to subscribe to my YouTube channel, OFW ni Ate Annie. And don't forget to press the bell button. Okay? Yan. Don't forget po to subscribe my YouTube channel, OFW ni Ate Annie. Para po sa mga iba po nating issue. And don't forget to press the bell button. And kung meron po kayong na bagay na natutunan na gusto nyo i-share sa iba, share nyo lang po ang channel ko. God bless. Bye-bye! Ugh.